Hi everyone, it's me, Angel. Welcome to my YouTube channel. Ang ating video for today ay kung paano nga ba magpa door-to-door delivery ng NBI clearance. So para lang po ito sa mga renewal ha. And make sure po na meron kayong copy ng iyong old NBI ID number dahil mamaya po kailangan po natin yan. So first na kailangan mong gawin, pupunta ka lang po sa inyong browser or Google Chrome and i-search mo yung NBI online appointment. And makita mo to guys, ang website ni MYEGPH. Ito po yung i-click nating website. And dito naman po, i-click natin ang Renew Your NBI Clearance. And then, click I Agree. Click Close. Click Close again. And then dito guys, huwag ka ditong mag-sign in. No? Kung meron ka ng account sa NBI, huwag ka dito sa sign in kasi walang door-to-door dyan. Huwag ka rin dito sa register dahil wala rin door-to-door dito. So dito ka po. Sa NBI Clearance Online Renewal, click here. So ito po ang i-click natin kapag magpapa door-to-door delivery tayo ng NBI. And so dito guys, ito na yung sinasabi ko kanina na kailangan nyo pong i-input ang inyong old NBI ID number. So makikita po yan sa NBI nyo guys. So i-input mo po siya dyan. Input your first name, your last name, your mobile number, your middle name, and then your birth date. And kapag okay na, i-click mo po itong verify. And dito guys, sa verification options, no, magpipili ka dito. So ito yung pagpipilian mo. Mother's information, mobile number, email address. So ako guys, ang nilagay ko dito yung mother's information. Kasi ito yung alam kong hindi nababago ang details. No? Kasi itong mobile number, baka mamaya iba yung mobile number na na-input ko before. Or yung email address iba. No? So, ang nilalagay ko po dito is the mother's information. And yun na, ilalagay mo dito yung mother's full name mo and mother's birth date. And then i-click mo tong verify. So dito guys, andito na yung information mo, yung mga details mo. So may makikita kang box dito, i-click mo tong I confirm. And i-click mo ang continue. And then dito, dito na tayo sa NBI. Magbabayad na tayo, no? So, i-click natin tong pay. And i-click natin ang I agree. And dito sa terms and conditions and data privacy, i-scroll down nyo lang po ito. And dito sa last page, sa dulo, ay may makikita kayo ditong disagree and agree. So, i-click lang natin tong agree. And thank you for your visit. Our delivery service is now available in NCR and beyond. Corresponding delivery fee as follows. So, dito naman po, i-click natin itong proceed. Pag-click na natin yung proceed, so may mga hingin sa yung details dito guys, pipil upan lang natin to, okay? So, makikita mo dito, meron tayong delivery number, no? Meron na dito sa taas, delivery number, and disclaimer notice. If decided to proceed to pay for the delivery service fee, and payment has been successful, all transactions are now non-refundable and transferable. No? Ito ay hindi na maibabalik at maililipat. Okay? So, dito guys, receiver's first name. Sino ba yung magre-receive ng NBI? So, like ako, ang nilagay ko lang yung name ko kasi ako naman ang magre-receive ng NBI. So, first name, receiver first name, receiver last name, receiver mobile number, and building type, email, optional lang naman to guys, kung gusto nyo lang lagyan. Then, province, city, barangay, full address details, street name. And dito, meron silang remarks or optional kung meron kang gustong i-note doon sa pag-deliver. So, make sure guys, itong sa delivery details, kung sino man ang magre-receive, make sure po na tama yung details na na-input nyo dito, okay? Lalo na yung address guys, make sure na kung meron kayong, kung feeling nyo yung place nyo mahirap hagilapin ng delivery rider, dito sa remarks, pwede kayo maglagay dito ng landmark. Okay? Si dito naman, pwede rin kayong mag-pin. Pin your preferred delivery location. Pero ako guys, hindi na ako nag-pin. Kasi kinakabahan ako, baka mamaya magkamali ako ng pin. So, depende naman sa'yo, pwedeng hindi lagyan, pwedeng lagyan. So, ako hindi ako naglagay. And dito naman, andito na sa baba guys, i-click nyo tong box ng I agree to terms and conditions and privacy policy. And then i-click natin ang proceed. So dito na tayo sa payment method.
360 no ang charge for door-to-door delivery, and ito yung kanilang mga select payment method. Merong Visa or Mastercard to go, e-wallets, Paymaya, 7-Eleven cash payments. And dito guys, sa e-wallets, actually ako nung una, e-wallets yung pinili ko, no, kasi GCash. Kaso hindi pa available yung e-wallets nila. I just don't know guys, you can still try it, no? Kasi baka mamaya, nung kayo na yung nag-online, okay na yung e-wallets nila. Basta ako nung nag-online ako nito, kahapon, hindi pa siya okay ang kanilang e-wallet. So, hindi ko siya makiklik ang GCash. Kaya ang pinili ko na lang 7-Eleven. No? So, marami namang choices. So, ako 7-Eleven na lang yung pinili ko kasi yun lang din yung malapit sa area ko. Pag nakapili ka na ng iyong payment method, kagaya ako 7-Eleven, i-click ko na tong proceed. Pag click mo na yung proceed, ayan, may lalabas na dito guys, yung reference number. And kapag mga ganitong payment center, meron silang additional na service fee, no? Katulad dito sa 7-Eleven, merong na-add na 12 pesos. Kaya ang total lang binayaran ko dito is 372. So, ayan. So, ito guys, make sure na ma-screenshot nyo po ito or ma-print nyo. Kasi ito yung gagamitin yung reference number pag nagbabayad na kayo. Okay? And maliban sa screenshot, magte-text, may marireceive rin po kayong text galing kay NBI. Na like this one. Thank you for choosing the door-to-door delivery service. Your reference number is kindly pay to any authorized payment channel. So may marireceive rin po kayong text. So pag nabayaran nyo na yan guys, may marireceive ulit kayong text niyan kay NBI. And then i-wait nyo na lang for, alam ko Metro Manila, kanilang delivery days, delivery time is within 3 to 7 days. And kapag outside naman Metro Manila, is nasa 7 to 10 days na siya. Okay, so kung nakatulong man ako sa iyo guys, please like this video and subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Thank you so much for watching everyone!